Galit ang ilang netizen sa litratong kumakalat sa Facebook kung saan tila ginawang surfboard ang isang butanding. Paalala ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli sa butanding o whale shark na isang endangered species. May report si Rebecca Reyes. Kumakalat ngayon sa Facebook ang litratong ito na nagpapakita sa isang butanding na tila ginawang surfboard. Kuha daw ito sa isang baybayin sa isang bayan sa Cebu. Simula nang i-upload ito no March 31, nagnilaman na rin ito ng iba't ibang blog sites. Ang whale shark o butanding ang pinakamalaking isda sa mundo. Tumitimbang ng mahigit kumulang 20 tonelada o katumbas ng isang bus. Sa kabila ng laki nito, tinatawag din itong gentle giant. Madaling mahuli at kilalang hindi nang-aatake ng mga tao. Pero napapabilang na rin ang butanding sa listahan ng mga endangered species. Patakaran sa turismo na kapag nakakita ang butanding, bawal itong hawakan o lapitan para hindi mabulabog. Ngunit sa mga litratong ito na patuloy na kumakalat sa internet, nakakaawa ang isdang ito na tila tinalian pa sa buntot. Dito sa pagtali, magka-qualify siya na maltreatment under yung Wildlife Act, yung Republic Act 9147. Sa pagtali, pwede rin mag-qualify siya as possession, capturing, dahil nasa control mo ₱500 na multa, pero meron ding imprisonment from 6 months to 4 years. Marami tuloy ang nagpahayag ng galit sa pag-upload ng larawan. May gumawa na rin ng Facebook page na naglalayong itigil ang pagpapakain sa mga ito. Kailangan hindi pinapakain kasi kailangan merong feeding pattern itong mga whale sharks. Sila dapat yung nag-forage ng kanilang sariling pagkain. Yun ang pagiging nakaklasify sila as wildlife dahil doon. Gaano man daw kalaki ang mga butanding, hindi ito tamang sakyan ng mga tao. Mawawala na sila ng kusa na humanap ng pagkain. Kasi they are known as highly migratory, tapos nagmamigrate sila sa mga places na maraming pagkain. And kung wala na rin maibibigay yung mga taong pagkain, paano na sila? Parang mahihirapan na sila makasurvive sa wild. Plano ngayon ng BFAR at WWF na magpakalat ng tamang impormasyon ukol sa dapat na pangangalaga at pakikitungo sa mga butanding. Rebecca Reyes, GMA News. Humihingi na ng tawad ang asawa ng mangingisdang nakahuli sa butanding. Anila, hindi raw nila intensyong gawing katuwaan ng butanding na pinakawalan na rin nila.